Sa paglipas ng mga araw, naging abala naman sila Omar sa mga bagay-bagay. Si Balong noon, naghahanap na ng paraan para makahagilap ng impormasyon ukol sa lahi ng mga aswang na nagpaparamdam sa tahanan ng kanyang kaibigan. Dahil sa marami siya noong masasamang elementong nasa ilalim ng kapangyarihan, kung kaya't naging madali para sa kanya na suyudin ang buong lugar. Ang tanging nakakapagpahirap lamang noon kay Balong ay ang sukdulan ng lakas ng kanyang katawang lupa. Upang mapasunod kasi ang mga itim na engkanto ng isang higlikas, nangangailangan yon ng hindi masukat na lakas at resistensya. Bagaman hindi sila nito kayang saktan o gantihan, masyadong mapanganib para sa kanilang katawan ang manghina ng husto dahil sa mga lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng ganoong gawain ni Balong, tila ba nagawa na niyang makuha ang atensyon ng gabunang namumuno sa lahing yon. May mga nasisipat kasi sila noong umaaligid sa kanilang lugar na mga tagapagmasid ng mga aswang. Bukod sa mga ibong ipinapadala ng mga ito, nagagawa din nilang makasilay ng mga dagang halos kasing laki na ng matandang pusa. Habang patuloy nilang pinakikiramdaman ang mga bagay na yon, pinili naman nila noong maging kampante at panatag sa bawat oras. Alam kasi noon nila Omar na hindi sila kayang pasukin ang mga ito sa kadahilan ng hindi biro ang mga pangontrang itinanim ng kanyang ama sa kanilang bakuran. Isang araw, habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit, merong pumanhik sa kanilang tahanan na dalawang babaeng nagtitinda ng mga kakanin. Pagsilay doon ni Balong, alam na niya agad na nagbabalat kayo lamang ang mga nilalang na yon sa wangis ng dalawang matandang babae. Paglapit niya rito, agad naman niya itong kinausap ng masinsinan ukol sa kanilang pakay sa lugar. Parang naligaw yata kayo ah. Maari bang malaman ko anong pakay ninyo? Patawa-tawang tanong dito ni Balong. Nang marinig naman ito ng dalawang babae, bigla naman itong umatras ng bahagya habang mabilis ang nagtitinginan. Maya-maya pa, tumitig na din ang isa sa mga ito kay Balong habang dahan-dahang iniaabot ang isang supot. Kunin mo. Basahin mo ang mensaheng para sa iyo galing sa aming ingko. Wika ng isang matandang babae. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung tumalikod at mabilisang lumayo sa tahanan nila Omar. Hindi na niya ito ninais pang sundan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na mga mensahero lamang ang mga ito ng totoo nilang kalaban. Pagbalik niya sa kinaroroonan nila Omar, inihayag niya sa mag-ama kung ano ang sinabi ng babae. Dahil sa pagnanais nila noong makita ang nilalaman ng tela, agad naman nila yung binuksan sa labas ng kanilang tahanan. Pagsilay ni Balong sa loob nito, doon niya nakita ang isang dakot ng buhanging itim na agad niya namang naunawaan kung ano. Tatay Balong, ano ho yan? Tanong dito ni Omar. Sa bulag ito, iho. Kadalasang ginagamit ng matataas na uri ng mga aswang upang makapagsali ng kanilang mga huling habilin sa mga tagapaghalili. Ginagawa nila ito nang sa gayoy tanging ang karapat dapat lamang ang may alam sa aral ang makakabasa ng huli nilang mga testamento. Mahirap umunawa ng ganito. Pero huwag kayong mag-alala, ilang taon ko na itong napag-aralan. Sagot naman dito ni Balong. Kasabay ng pag-uwika nito, ay siya namang pagsarado niya ng tela at dali-daling pagpasok sa loob ng bahay nila Omar. Doon ay nagpaapoy siya sa kalan habang patuloy na hinahanda ang sangkap
para mabasag ang sabulag na bumabalot sa mensahe ng gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga niyang matapos ang kanyang ritual at mga sangkap na gagamitin. Ayon kay Omar, ang mga sangkap na nakita niya noong ginamit ni Balong ay halos pinaghalong iba't ibang bagay. May mga nakita siya doong paa ng mga pinausukang manok, mata ng mga isda, at mga lupang natatangi ang kulay. May mga buto din itong inihalo sa buhangin na siya namang mabilisan itong inilubog sa kumukulong tubig na merong halong langis. Pagkalubog ng telang kinaroroonan ng itim na buhangin, agad namang kumulo ang tubig at umusok ng napakakapal. Pagsilay doon ni Omar, bigla naman siya noong nataranta dahil sa isip-isip niya ay baka masunog sila. Maya-maya pa, tumingin naman sa kanya si Balong habang nagwiwika ng, "Kalma ka lang, iho. Ganito talaga ang proseso. Huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari sa bahay ninyo." Matapos nitong makapagsalita, agad naman siyang inakbayan ng kanyang ama at dali-daling ginabayan patungo sa sala ng kanilang tahanan. Doon ay matyaga silang naghintay kay Balong at sa mga detalye nitong nalaman. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat naman nila itong papalapit sa kanila habang merong hawak-hawak na isang garapong pinagsidla ng itim na buhangin. "Manong Arnel, nakita ko na ho ang impormasyong nais iparating sa atin ng gabunan. Ayon sa sabulag na aking nabasa, binibigyan niya tayo ng isang buwang palugit upang lumayas na sa lugar na ito. Ayon sa kanya, ang kabiguing sundin ang kanyang kagustuhan ay magre-resulta ng ating mga kamatayan." Paliwanag ni Balong. Talaga ba? Mukhang napaka-delusyonado naman ang kanilang pinuno. Nakakatawa kung iisipin. Parang hindi man lang niya pinag-isipan ang mensaheng ibibigay sa atin. Sagot naman ni Manong Arnel. Matapos nilang mag-usap, ninais nilang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na trabaho sa loob ng kanilang tahanan. Bali tutungo kasi sila noon sa tahanan ni Balong, kung kaya't maaga pa nilang ginawa ang lahat ng kanilang mga trabaho. Isasama din noon nila Omar ang kanyang ina, para naman kahit papaano'y masiguro nila ang kaligtasan nito. Sa pagsapit ng alas 10, kasalukuyan na silang naglalakad papalabas ng baryo. May mga daladala sila noong pagkain sa kadahilanang medyo may kalayuan ang tahanan ni Balong sa kanilang pinagtitirhan. Hindi naman naging alintana para sa kanilang grupo ang layo nito dahil alam nila sa kanilang sarili na sulit ang kanilang pagpunta sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang paana ng bundok kung saan naninirahan si Balong. Pagbungad sa kanila ng malaarkong sanga ng dalawang puno, bumungad sa kanila ang hindi kalakihang kubo na ilang taon ang pinagtitirhan ng kumpare ni Manong Arnel. Habang papalapit sila sa tahanan nito, panay naman ang pag-uusal ni Balong upang maitaboy ang mga engkantong itim na naninirahan sa buong paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Omar nang masipat niya ang pagharang ng malaaninong nilalang sa pintuan ng kubo ni Balong. Namumula ang mga mata nito at napakalalim ng ginagawa nitong paghinga. "Pasok na kayo. Hintayin niyo ako sa loob. May pagbibigay utos lang ako." Wika ni Balong habang tinititigan ang nilalang. Nang marinig ito nila Omar, agad naman silang pumasok alinsunod sa nais ng kumpare ng kanyang ama. Bago niya tuluyang maiwaglit ang kanyang paningin sa nilalang na yon, kitang-kita niyang tumayo ito at mabilisang binuhat ang isang palakol na nagsisilbi niyang upuan kanina. Matapos yung gawin ng nilalang, nagsuot ito ng talukbong sa kanyang ulo at mabilisan itong naglaho.
Sa pagpasok ni Balong sa loob ng kanyang bahay, sinalubong ito ni Omar habang nagtatanong nang, "Tatay Balong, ano ho ang nilalang na yon?" Nang marinig naman ni Balong ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya kay Omar habang sumasagot nang, "Berdugo yon, iho. Yon ang pangunahing kasangga ko sa lugar na ito." Matapos makapagsalita ni Balong, dali-dali naman itong kinuha ang kanyang mga gamit upang maipakita sa kanyang kumpare. Ang una niyang kinuha noon ay ang kanyang mga koleksyon na nakuha niya sa iba't ibang uri ng mga nilalang na merong pambihirang kakayahan. Karamihan sa mga ito ay ang mga alagang insekto ng mga mambabarang na nagawa niyang makuha sa tahanan ng mga taong kanyang napaslang. May mga karayom at mga manika din siya noong ipinakita bilang tanda kung gaano nakaraming mga mangkukulam ang kanyang pinatay. Ayon kay Balong, sa ilang taon niyang pananatili sa lugar na yon, halos daan-daang demonyo na ang kanyang napaslang nang walang kahit na anong paglilitis. Ang iilan sa mga ito ay pinaglalaroan pa niya hanggang sa maharap na ang mga ito sa kanilang pagkawasak. Dagdag pa ni Balong, may mga ulo din siya noon ng mga aswang na isinilid niya sa garapon bilang isa sa mga importanteng sangkap sa ritual na kanyang gagawin pagsapit ng Biyernes Santo. Sa pagpapatuloy ng pakikinig doon ni Omar, napagtanto niyang seryoso talaga ang kanyang tsuhin sa nais nitong pagpapalawak sa kanyang lihim na karunungan ng kaliwa. Bagaman alam ni Balong ang kapalit ng lahat ng yon, nananatili pa rin siyang pursigidong matupad ang lahat ng ito. "Alam mo, iho, nakadepende ang paggamit mo sa aral na iyong tangan sa magiging resulta at kalagayan ng iyong buhay. Sa totoo lang, lahat ng karunungan ay mapanganib. Nakadepende na lamang ito sa mga bagay na iyong paggagamitan. Kahit ako, aminado akong niyayakap ko ang karunungan ng kaliwa. Pero niminsan, hindi ko hinayaang sila ang magkontrol sa akin. Mas nananaig pa rin ang aking lakas at diwa sa anumang pasyang aking isinasagawa." Wika ni Balong. "Pero Tay Balong, hindi ho ba kasuklam-suklam para sa Panginoon ang taong yumayakap sa kapangyarihan ng kadiliman?" Tanong naman ni Omar. "Oh, iho, tama ka. Kasuklam-suklam para sa kanya. Pero palagi mong tatandaan, ang Panginoon ay hustisya. Naniniwala akong mapapatawad ka pa rin niya kapag nakita niya sa iyong puso ang busilak ng iyong kalooban. Siguro kahit anuman ang uri mo, kung talagang sumusunod ka sa kanya, maaari ka pa niyang mapatawad at mailayo sa mga demonyo." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang inantala ng kanyang ama dahil sa naluto na nilang mag-asawa ang kanilang kakainin. Nang marinig naman nila Omar ang pagtawag nito para sa kanilang salo-salo, dali-dali din naman nilang tinungo ang kusina ng kubo ni Balong. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pagkain, panay pa rin ang kanilang pag-uusap ukol sa mga karunungang lihim ng kaliwa. Ginagawa talaga noon ni Omar ang lahat para naman maipakita kay Balong na interesadong interesado siya sa karunungang tinataglay nito. Kinaumagahan, maaga pang gumising si Omar para paghandaan ang kanyang nalalapit na pagsasanay. Sa loob ng isang linggong pananatili nila sa lugar, sumang-ayon si Balong na sanayin siya upang magawa niyang mapaunlad ng husto ang kanyang diwa sa espiritual na mundo. Medyo ginaganahan din naman noong magturo si Balong dahil sa naroon sila noon sa kanyang lugar. Dahil sa labis nila noong pagkaabala, kung kaya't hindi na nila napansin ang takbo ng oras. Pagsapit ng unang Sabado noon ng buwan, bigla naman silang naantala sa kanilang pagsasanay nang makaramdam si Balong ng kakaiba sa paligid.
Bagaman malayo sa kanilang kinaroroonan ng daanan patungo roon, ramdam na ramdam ni Balong ang pagpasok at pangingialam ng iilang nilalang na merong bahid ng dugo ng aswang. Matapos niya itong maramdaman, agad naman niya itong ibinalita sa kanyang kumpare para naman kahit papaano'y magawa nitong makapaghanda. Dahil sa mga nangyari, pansamantala na muna nilang itinigil ang kanilang mga gawain upang maituon nila ang kanilang wisyo sa pagpupuder at paglalagay ng bakod sa katawan. Sa pagsapit ng takip silim, doon na tinawag ni Balong ang iilan sa kanyang mga kasangga na tahimik na naninirahan sa gubat. Halos lahat ng mga ito ay mga itim na engkanto na nagtataglay ng malalakas na presensya na kayang makaapekto sa mga nilalang na naninirahan sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong napansin ni Omar ang paglabas ng kanyang tiyuhin na siya namang mabilisan niyang sinundan. Pagbukas nito ng pintuan ng kubo, doon bumungad sa kanyang mga mata ang mga nilalang na nakaluhod sa bakuran. Sa pagkakatanda ni Omar, nasa 10 ang bilang ng mga ito at halos lahat ng mga nilalang ay merong kapang kulay itim na sumasabay sa simoy ng hangin. Ang pinuno din ng mga engkantong yon ay merong suot na salakot upang maikubli ang kanyang pagkakakilanlan sa mundo. Dagdag pa ni Omar na ang wangis ng mga ito ay hindi nalalayo sa wangis ng isang tao. Ang pinagkaiba lamang ng mga nilalang na yon ay ang hulma ng kanilang mga kalamnan at ang kulay ng kanilang mga balat. Sa pagpapatuloy ng pagsilay doon ni Omar, hindi niya maiwasang mapanganga dahil sa labis na pagkagulat. Alam niyang masasama ang ganoong elemento, subalit hindi niya maiwasang mapamangha dahil sa pagkakataong yon, sigurado siyang nasa panig ito ng kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon kay Balong nang masipat niya itong pinaiikutan ng mga nilalang. Kahit medyo may kalayuan ito sa kanya, rinig na rinig pa rin niya noon ang walang humpay nitong pagbibigkas ng mga buhay na salita. Maya-maya pa, mabilisan namang nagsipulasan ang mga nilalang nang makuha na nito ang iniutos ni Balong. Pagbalik ng kumpare ng kanyang ama sa loob ng kubo, inabisuhan sila nito ukol sa kasalukuyang kaganapan sa lugar. Ayon kay Balong, kahit may inutusan na siya noong humarap sa mga nilalang, kinakailangan pa rin nilang maghanda kung sakali mang merong makakalusot sa mga ito. Inilahad din niya noon sa mag-ama na walang kakayahan ng kanyang tahanang harangin ang anumang banta ng mga demonyong nagtataglay ng masasamang kaluluwa. Bukod kasi sa purong negatibong enerhiya ang pumapalibot sa lugar, wala din siya noong kakarampot na karunungan ukol sa mga usal na kadalasang ginagamit ng mga taong nasa panig ng kanan. Nang marinig naman nila Omar ang naging paliwanag ni Balong, agad naman nilang inilabas ang kanilang mga pangontra laban sa mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, inilabas na ni Omar ang kanilang mga buntot paging daladala at iilang metrong haba ng mga makabuhay. Binigyan din nila noon ng isang batubalani si Balong upang magsilbing lamang nito sa mga aswang. Matapos nilang maihanda ang kanilang mga sarili, sinigurado muna nilang ligtas ang ina ni Omar bago nila ito iwan sa loob ng kubo. Ilang oras pa ang lumipas, bigla naman sila noong natigilan sa kanilang kinaroroonan nang makarinig sila ng pag-alulong ng mga galang aso na naninirahan sa gubat. Dahil sa kanilang mga narinig, yon ang naging hudyat para sa kanilang grupo na lumabas at maghanda sa pagdating ng mga aswang. Pagkalabas nila sa tahanan ni Balong, doon bumungad sa kanila ang iilang mga aswang
na nakatakas sa kamay ng mga itim na engkanto. Pagsilay nila noon sa isang matandang lalaki, agad naman nilang naamoy ang isang dugo ng gabu ng aswang. Dahil sa kanilang mga nakita, doon nila napagtantong naroon na sa kanilang harapan ang pinuno ng lalaking ibinaon nila ng buhay sa lupa. Dahil sa kanilang mga nakita, nananatili naman silang walang imik habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nilalang. Nang hindi na maatim ni Balong ang mga kaganapan, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang mga ito habang nagsasabi ng, "Marami ba kayo? Bakit pito lang kayong nakarating dito?" Nang marinig naman ito ng matandang lalaki, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, "Sa katunayan, marami kami. Yung ilang mga kasama ko, naiwan para kaharapin ang bantay mo. Pero huwag kang mag-alala. Maya-maya lang mauubos na yung mga engkantong iniharap mo sa kanila." Hindi ako pakakasiguro kung ako sa'yo. At mas lalong hindi ako magsasalita ng tapos. Dahil baka mapahiya ka lang. Sagot naman dito ni Balong. Nang marinig ito ng gabunan, ngumisi lang naman ito habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Pagkaamoy ni Balong sa pinakamahina sa grupong yon, agad naman niya itong binato ng tigalpo at kasabay nito ang pag-utos niya sa nilalang na huwag gumalaw sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat naman ito ng gabunan, mabilisan din silang nagsipulasan papalayo sa kinaroroonan ni Balong upang iwasan ang pag-atake nito. Dahil sa kanyang ginawa noon, tila ba nagkaroon ng pagdadalawang isip ang mga nilalang na sumugod. Maya-maya pa, agad namang nilapitan ni Omar ang kanyang tsuhin upang pagsabihan ito ukol sa naisip nilang plano ng kanyang ama. Nang malaman naman ni Balong ang kanilang nais gawin, napangisi lang naman ito habang nagsasabi ng, "Mabuti kung ganun. Sa wakas, makikita ko na din ang bunga ng pagsasanay mo. Huwag mo kong ipaiya, ha?" Nang marinig naman ito ni Omar, ngumiti lang naman siya ng bahagya at nag-umpisa ng sumugod sa mga nilalang. Ang tanging sandata niya lamang noong mga oras na yon ay isang buntot paging hindi gaanong kahabaan. Ang ama naman niya, tanging isang tabak lamang ang hawak upang partidahan ang mga nilalang. Pagsilay ng gabunan sa mag-amang papasugod sa kanila, bigla namang nagsiangil ang mga ito at hindi naglaon ay nag-umpisa na ding sumugod. Si Balong naman noon, nananatiling nagmamasid habang pinipilipit ang leeg ng aswang na kanyang nadakip. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalapit si Omar sa isang aswang at kasabay nito ang walang habas niyang paghataw ng buntot pagi na ginawa niyang latigo. Sa bawat pagtama nito sa balat ng nilalang, kitang-kita niya noon ang mabilisang pagkalapnos ng balat nito at dahan-dahang panghihina. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman niya itong nilapitan at walang habas na inundaya ng saksak sa buo nitong katawan. Matapos niya itong gawin, agad namang bumulagta sa lupa ang nilalang nang wala ng buhay. Pagkasilay ng dalawa pa nitong kasama sa kanyang ginawa, agad naman yung sumugod ng walang pagdadalawang isip. Nang masipat naman ito ni Omar, dali-dali naman itong nagpakawala ng mga palipad hangin na siyang mabilisang kumapit sa katawan ng mga nilalang. Halos segundo lamang noon ang lumipas nang biglang mapako ang mga paa nito sa lupa na para bang kahit anong gawin nila, hindi nila ito maihakbang. Paglapit doon ni Omar, walang pagdadalawang isip naman niya itong pinaghahataw ng buntot pagi hanggang sa hindi naglaon. Bumagsak na ang katawan ng mga ito sa lupa dahil sa sobrang hapdi at sakit na kanilang naramdaman.
Nang masipat ni Omar ang pagkakataong yun, mabilisan naman niya itong nilapitan at walang habas na ginilita ng leeg. Matapos niya itong gawin, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang amang hila-hila ang gabunan na parabang isa lang itong ordinaryong aswang. Habang kinakaladkad ito ni Manong Arnel, hindi noon maiwasang maalarma ni Omar sa kadahilanang kitang-kita niya dito ang brutal na pagkaladkad ng kanyang ama. Sa dinami-rami kasi ng parte ng katawang pwede nitong mahawakan, sa pangapa nito na isipang kaladkari ng nilalang. Habang sumasayad sa matatalas na bato ang ibabang bahagi ng katawan nito, ramdam na ramdam ni Omar ang pagtitiis ng gabunan. Maya-maya pa, ibinalibagyo ng kanyang ama sa lupa upang maiharap ito kay Balong. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng nilalang sa kanilang tatlo, wala na itong nagawa kundi ang manahimik habang patuloy na tumutulo ang luha. Ilang segundo pa ang lumipas, hinawakan ni Balong ang mukha nito at kasabay nito ang pagbigay niya ng utos sa nilalang. Tumayo ka! Patayin mo ang lahat ng mga nakikipaglaban mong kasama. Wala kang ititira sa kanila. Pagkatapos mo itong gawin, itarak mo ang iyong dibdib sa isang matalas na sanga na iyong makikita. Utos ni Balong sa nilalang. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong kumaripas ng takbo patungo sa lugar ng kanyang mga kasama. Sa pagbalik ng katahimikan sa kubo ni Balong, napagpasya nilang tatlong bumalik na sa loob para makapagpahinga. Okay, grabe ang angas ng tatlo, no? Isipin ninyo, ano pang makakatalo rito? Eh, nakaharap na nila gabunan. Tapos kinaladkad lang ng tatay ni Omar. Isipin nyo, ganun sila kalakas. Pero syempre, meron din silang magiging katapat. So, yun yung hihintayin natin sa takbo ng kwento na to. Sa ngayon, wala eh. OP pa eh. Overpower sila eh. Lakas talaga eh. Kasi parang dinadaanan lang lahat ng nakakalaban nila eh. Para hindi tayo pare-parehas na mag-isip, isunod ko kagad yung 5. Yun lang. Salamat.